isang alien spacecraft ang nagdeploy ng shuttle papuntang Earth, kung saan ang veterano ng Vietnam War na si Major Alan Dutch Schaefer at ang kanyang military rescue team, na binubuo ni na Mac, Poncho, Blaine, Billy, at Hawkins, ay inatasan sa pagliligtas sa isang foreign cabinet minister at ang kanyang aide mula sa mga rebelde sa isang hindi natukoy na timog bansang Amerikano. Ang opisyal ng CIA na si L. Dillion, isang Vietnam War buddy ng Dutch, ay itinalaga na samahan ang team sa mga pamumuno ni Dutch. Lumipad ang dalawang helicopter, sa kalagitnaan ng bundok, sakay ang mga sundalo. At habang papunta sa lugar ng misyon, ay masaya pang nagkukulitan ang bawat isa. Hindi alintana ang panganib na naghihintay sa kanila. Sa ruta, nadiskubre ng team ang pagkawasak ng isang helicopter at tatlong bangkay na mga binalatan. Kinilala sila ni Dutch bilang Green Berets na alam niya, at naging kaway na hinala sa pag-iisip ni Dillion ang mga nakita. Habang papaalis ang grupo, si Billy, na may kakayahang makaramdam ng panganib o mga kakaibang bagay sa paligid, ay bahagyang nagtataka at napatingin sa taas ng mga punong kahoy. Nilapitan niya ang isang punong kahoy ng dahan-dahan, sa paghihinalang may kakaiba dito at bahagya siyang nagulat nang makita niya ang mga bangkay ng tao na nakasabit at wala ng mga balat. Labis na nagtataka ang grupo kung bakit kailangan pang balatan ang mga pinapaslang, at napapaisip kung talaga nga bang ang mga gerilya ang may gawa nito. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo, at habang papaalis ay may isang hindi pangkaraniwang nilalang na nagmamasid sa kanila. Nang lumaon, nakarating ang pangkat sa kampo ng gerilya at nasaksihan ang pagpatay sa isang bihag, sinalakay nila ito, at pinatay ang karamihan sa mga rebelde at ilang opisyal ng panektik ng Soviet, hinarap ni Dutch si Dillion, na nagpahayag ng kanilang tunay na misyon upang ihinto ang isang nakaplanong pagsalakay na suportado ng Soviet at na ipinadala ng CIA na Green Berets ilang linggo ang nakaraan, na mas maaga sa kanila na pumunta, para sa parehong misyon. Samantala, ang tanging nakaligtas na gerilya, na si Anna, ay nahuli. Nang malaman na mas maraming rebelde ang darating, pinili ng team na maglakbay patungo sa extraction point. Sinusundan sila ng isang entity na gumagamit ng isang cloaking device at thermal imaging technology, ngunit nasulyapan ito ng isang natakot na Billy, na lumilikha ng sitwasyon kung saan sinusubukan ni Anna na tumakas. Nahuli siya ni Hawkins, ngunit inatake at pinatay siya ng nilalang habang iniligtas si Anna. Nag-organisa si Dutch ng isang search party. At sa kanilang paghahanap ay pinatay ng kakaibang nilalang si Blaine, na nasaksihan ni Mac, umiiyak, natatakot, nagagalit at nalulungkot si Mac, sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa sobrang galit ni Mac, ay agad nitong pinagbabaril ang gubat, na sinabayan ng kanyang mga kasamahan kung saan nakita niya ang nilalang. Matapos maubos ang karamihan sa bala ng kanilang mga baril, hinanap nila ang nasabing nilalang, ngunit bigo silang makita ito. Samantala si Anna, ay batid na nasugatan nila ang nilalang nang makita niya ang kulay birding dugo nito sa mga dahon. Samantala, si Mac ay patuloy ang pagdadalamhati, at sinabi niya kay Blaine na nakita niya ang pumislang sa kanya at pinagbabaril niya ito. Sa isang tagpo, habang nagpapahinga ang grupo, ang nilalang na nasugatan ay ginagamot ang sarili, at napasigaw sa sakit, at nagpakilabot sa kanila nang marinig nila ang boses nito. Naniniwala si Dillion na dalawa o tatlong gerilya ang may pananagutan, ngunit naninindigan si Billy na hindi tao ang humahabol sa kanila. Gumagawa sila ng kampo para sa gabi at naglagay ng mga bitag, na na-trigger ng isang baboy ramo. Sa kalituhan, pinatay ito ni Mac habang ninanakaw ng nilalang ang katawan ni Blaine. Nang maglaon ay napagtanto ni Dutch na ginagamit ng kanilang kaaway ang mga puno sa paglalakbay at pinalaya si Anna, na nagsasaad na ang kanyang mga tao ay nakakita ng katulad na mga pinutol na katawan noon. Kinabukasan, ang grupo ay gumawa ng isang lambat na bitag at nahuli ang nilalang, ngunit ito ay nakatakas at si Poncho ay nasugatan. Hinabol ito ni Mac at Dillion sa pag-aakala na naisahan na nila ito, gamit ang laser ng nilalang, sila ay pinatay. Habang tumatakas ang mga nakaligtas, nananatili si Billy upang labanan ang nilalang. Pinatay ng nilalang si Billy bago sumunod sa mga nakaligtas ang nilalang at pinatay si Poncho. Napagtanto ni Dutch na hindi nito inaatake ang mga hindi armadong individual, sinabihan ni Dutch ang hindi armadong si Anna, na pumunta sa chopper.
Tinangka ng Dutch na gambalain ang nilalang sa pamamagitan ng pagtakas ngunit sinundan nito sa isang maputik na tabing ilog at natakpan ng putik ang kanyang buong katawan. Nabigo ang nilalang na makita siya at umalis upang mangolekta ng mga pagkain. Dahil sa napagtanto ni Dutch ang kahinaan ng nilalang, gumawa siya ng bitag para patayin ito. Nang matapos ng gawin ang bitag, nag-iwan siya ng isang apoy, at sumigaw para makuha ang atensyon ng nilalang. Nang marinig ng nilalang ang kanyang boses, ay agad itong pumunta sa lugar, dahil sa hindi siya nakikita nito, nagkaroon si Dutch ng pagkakataon na gamitan ng sibat na may bomba ang nilalang, na nagdulot ng bahagyang pinsala dito. Galit na galit ang nilalang, na nag-trigger sa kanya, pinasabog ng nilalang ang gubat sa paligid, habang si Dutch ay nagmamadali sa pag-iwas sa mga bomba. Sa hindi inaasahang pangyayari, si Dutch ay aksidenteng nahulog sa ilog, kung saan natunaw ng tubig ang kanyang maputik na pagbabalat kayo. Habang binubugbog ng nilalang si Dutch, inalis nito ang maskara at plasma cannon nito upang labanan siya ng patas, na itinuturing siyang isang karapat-dapat na kalaban. Sa kabila ng pagiging malakas at matalino, tinangka ni Dutch na ipasok ang nilalang sa isang booby trap. Napansin ng nilalang ang bitag, ngunit nagtagumpay pa rin si Dutch na maisakatuparan ang kanyang plano. Dinurog ang nilalang gamit ang panimbang ng bitag. Ang alien ay sugatan, tinanong niya ito, "Ano ka ba?" At inulit lang ng nilalang ang tanong pabalik kay Dutch at inactivate ang self-destruct device nito, at tumawa na parang baliw. Nang napagtanto ni Dutch na nagset ng bomba ang nilalang, tumakbo si Dutch para sa makahanap ng pagkukublihan at nakaligtas sa pagsabog. Pagkatapos ay iniligtas siya ng extraction helicopter, kasama si Anna na ligtas ng nakasakay, si Anna at Dutch ay natroma sa kanilang karanasan.